natin sa pagdating ng araw ni Yahweh. Yon ang magiging araw ng kadiliman, hindi ng kaliwanagan. So as you can see here, kita-kita agad yung contrast. Jesus comes as light, and Amos tells us that ang araw ni Yahweh is a darkness, kadiliman, hindi kaliwanagan. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University, at nagbabalik na naman po tayo sa ating regular programming. Kung ikaw po ay visitor, ikaw po ay baguhan, oy, welcome po tuloy po sa ating channel. Ang ginagawa po natin dito sa U3, tayo po ay nakikinig ng mga discussions, mga preachings, mga Bible studies. And for this episode, actually medyo lumang request na ito, ano, but unfortunately, we were not able to timely respond to this video request dahil marami-rami na rin po kasi ang nasa waitlist natin. But definitely, we try our best to really go back and make sure na nabibigyan natin ng mga reaction yung mga request po ninyo. And this is from a controversial actually na sermon ni Pastor Ed Lapis. And for those of you po na follower po ng Usap-Usap University, marami-rami na rin po tayong mga nabigyan ng reaction from the preachings of Pastor Ed of Day by Day Jesus Ministries. Pero itong video na ito, ang title is Of Legal Age Na Siya. Honestly, I don't have any idea what this is all about. Pero yes, may mga viewers po tayo sa U3 na nagsabi nga po sa atin na controversial at may parang pagtatanggal pa daw yata sa radio show, although I could not really verify this. But I'm very curious about this, of course, so that's why ito po yung ating bibigyan ng reaction sa ating episode ngayon. Sa atin pong paghihimay, pag-aanalisa ng mga sinasabi dito ni Pastor Ed Lapis, ang aking background po, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-U3? But before that, alam niyo na po yung tuition fee natin, ayan, yung thumbs up, yung like as a support po sa atin pong channel. So, ano pang hinihintay natin? Let us watch this video together. Let's go! John 9, 1-2. Sa paglakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula ng ipanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Napakahalagang tanong na magbubukas ng napakaraming pinto sa napakaraming mga side issues. This very simple question is going to open doors to the discussion of many contending religious ideas prevalent during the times of Jesus. There is no monolithic religious faith during the time of Jesus, even within Judaism, even within Yahwism, na nakasentro sa law, sa scriptures ng mga Hudyo, marami mga sekta, marami mga grupo, marami mga beliefs na nagtutungga-tunggali among themselves. At itong issue ng sino ang may kasalanan, bakit ipinanganak na bulag tong batang to at tumanda na yung bulag pa rin, ang magbubukas ng napakaraming ibang topics na dapat at hindi kailangang iwasang pag-usapan para maunawa itong phenomenon, sino ang may kasalanan. They ask this question because of known Yahwistic teachings. And we say Yahwistic meaning teachings that come from Yahweh. Yahweh punishes generations of descendants for their parents' and ancestors' sins. That's common knowledge among scripture readers. At dahil sa paniniwala na ito, na may mga sakit na idinudulot ng dahil sa kasalanan ng mga ninuno, nagiging insensitive ang maraming tao sa pagdurusan ng isang may sakit dahil sinasabi na, ay, parusay ng Diyos. Buti nga sa kanila. Generational sin yan. Wala tayong magagawa dyan. It encourages them to not be kind, not be maunawain, and not be matulungin. This desensitizes and emboldens cruelty to the sick, even. At kahit ngayon sa maraming mga tinatawag na Christian churches, may mga may sakit, dadalawin, tapos sabihin, sister, baka naman may kasalanan ka lang, kaya ka may sakit. Yung parang gusto mo sisihin yung may tao, ba't siya may sakit? Nagagalit sa kanya ang Diyos, so therefore hindi siya dapat tulungan dahil baka tayo mag-interfere sa disciplinary measure ng Diyos. Kasi naman, sabi sa Exodus 34:7, sabi ni Yahweh, hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at ang pagpaparusa ko ay hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. Yahweh says that. Balik tayo sa kwento, tinanong si Jesus, sino may kasalanan? Bakit ganyan niya ang batang yan? At tumanda na ngayon, bulag pa. John 9:3-4. Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag. Hindi dahil sa nakasala siya,
o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. In other words, in this particular isolated case, there was symbolism involved. There was a great lesson to be learned from this situation that this poor man had gotten into. Sabi ni Jesus, kailangan na gawin natin ang ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Sino ang nagsugo kay Jesus? Bakit hindi siya matanggap ng Yahwistic people or people who believed in Yahweh? Among the Jews who believed in the law, who lived under the law, ba't hindi nila matanggap si Jesus? Kasi kung ang kanilang teaching ay pareho ng teaching ni Jesus, ang kanilang Diyos ay pareho ng Diyos ni Jesus, ang kanilang Ama ay pareho ng Ama ni Jesus, dapat nagkakasundo sila ni Jesus. Pero bakit sila ang number one na lumalaban at sila pa nga ang nagpapatay kay Jesus? So, mga ka-U3, sa mga baguhan po, what we do really here is we really pause the videos po for me to add some of my input, of course. Pero, konting recap lang, no? So, yung first na story na sinabi rito ni Pastor Ed is about yung story nga na nakakita sila ng blind. It is anchored on the idea na yung pagtuturo nga ng Yahwistic, yung term dito na ginamit ni Pastor Ed, is because sa kanilang pag-iisip, sa kanilang uri ng theology, ano, ang pagpapanish doyan ng Diyos, ano, generational sin, na-mention din yung verse na 3 to 4 generations kasi, 3 hanggang sa 4 na salinlahi para mag-trickle down yung punishment. So yun yung belief nila. But then the answer of Jesus here, in this particular case daw, isolated case, ano, special case, is para daw sa power of God through Him, no, through sa bulag na yun, na makikita nga yung kapangyarihan ng Diyos. And Pastor Ed is raising a question here, kung bakit it seems, no, na merong contradiction between Jesus and yung mga Yahwistic doon na pagtuturo. Kasi sabi ni Pastor Ed, yung mga proponents ng kay Yahweh, yung God, the Father, they were the same people na nagpapatay kay Jesus Christ. So yun yung question na binigay sa atin ni Pastor Ed dito. So very interesting so far. I have a feeling though this is a bit technical discussion. So samahan niyo pa rin po ako and let's continue. Sabi ni Jesus, habang may liwanag pa, dapat na natin gawin ang ipinagagawa ng nagsugo sa akin. At ano yung gawain na yun? In this particular case, pagbibigay paningin sa bulag. Pagbibigay liwanag sa nasa dilim, both physically, clinically, and also, as symbolized by this particular episode, spiritually. May mga bulag physically, pero may mga bulag spiritually. Hindi nila makita ang liwanag ng katwiran dahil binubulag sila ng kanilang religious beliefs. Now, Jesus is sent by the Most High God and Father called El Elyon. A name that does not sound familiar even to many Christians. Kasi natakpan ito ng napakaraming theologizing and napakaraming doktrina ng 2,000 years of religion at nabura sa gunita ng mga tao ang tunay na pangalan at Ama at Diyos ng Panginoong Jesus, the Most High God, El Elyon. Mabuti pa yung tinatawag na masasamang espiritu na tumitira doon sa mga tinatawag na possessed. Paglapit sa kanila ni Jesus, kilala nila agad. Luke 1:32-33, He will be very great and He will be called the Son of the Most High. Yan ang tinuro tungkol kay Jesus. At si Jesus ay kinilala ng napakaraming mga espiritu. Son of the Most High God, why did you come? Are you going to torture us? What will you do with us? Now, the Most High God is El or El Elyon, Elohim. Pag binasa natin ang Old Testament, in the original Hebrew, yan ang pangalan ng Diyos. But it is loosely translated into English as just God. And when God is used, natatago, nakukubli yung tunay na identity ni Elyon o ni El Elyon dahil napaka-generic ng word na God. The word God and the concept of God is a much later development in religion. Hindi nila tinawag ng Old Testament na God. Tawag nila basta Elyon, Elohim, El, ganun. Kaya ina-encourage ko na magbasa tayo, especially ng Old Testament, in the original Hebrew. But because we cannot read it in its entirety in Hebrew, read the names of God Bible version, where the names of God are not translated into the English God, kundi sinasabi talaga kung Elyon yan, kung El yan, kung Elohim. Meanwhile, as we have said, the Most High is El, Elyon, Elohim. Yan sa complete name and title. Most it helps to understand the details of the story when you go to the real name. Now, El or El Elyon or Elyon is the proper branded name. Elohim is the generic title translated as God.
So Elyon is usually translated as just God. And Elyon Elohim, likewise, is also translated as just God. Kami nawawala na shades of meaning. Why am I going through this laborious issue of the name? Because it is central to understanding the message of the story. Identity is blurred or lost in translation. So better if God is just translated as Most High or Most High God. So Psalm 82, nire-reveal sa atin ang pangalan ng Most High God. Very seldom at konti ang nagsusurvive na Old Testament verses that say the and mention the name of Elyon. For instance, Psalm 82 in the Names of God Bible, Elohim, or in English, God, takes his place in his own assembly. He pronounces judgment among the gods. I said, you are gods, you are all sons of Elyon. So the generic Elohim God is named here as Elyon. It's a precious verse because it preserves for us the name in Hebrew. Luke 8:28, as soon as he saw Jesus, this is the man who was possessed by spirits, he shrieked and fell down in front of him. Then he screamed, why are you interfering with me, Jesus, son of the Most High God? And parenthetically, Elyon, son of Elyon. That's why Jesus would always say, be quiet, you spirit. Kasi ayaw niyang mabuklat agad-agad ang true identity ni Jesus at ang true identity ng kanyang ama. Kasi maghahalo ang balat sa tinalupan sa Israel kung sino siya talaga. So sabi niya, be quiet. Nagtataka ba kayo, lagi niyang pinapatahimik yung mga spirit? Be quiet. Huwag niyo ipamalita ang mga ginagawa ko. Kasi hindi pa panahon para ibunyag. Now, is the God and Father of Jesus the same as the God and Father of the Jews who opposed him? Kasi kung pareho sila ng pinagmulan, pareho sila ng magulang, pareho sila ng pinaniniwalaan, eh di dapat magkakampi sila. Pero bakit walang ginawa yung religious establishment in Israel kundi kontrahin si Jesus? Sila pa nga ang nagpapatay. Duty ng bawat isang tunay na nananalig kay Jesus na buklatin ang mga isyu na to. Alamin, ano ba talaga? What was at stake? Ano talaga ang pinag-aawayan at ano talaga ang dahilan? That's why they want to silence Jesus and even kill him. John 8:42, Jesus told the Jews, remember, nung panahon ni Jesus, maraming gera ng mga religious belief. Ha? Hindi mag-isa lang o hindi dalawa lang. At malaking issue, kanino kang anak? Sino ang ama mo? Kasi kung may mga kasalanan ngayon, mga magulang nila, pinaparusahan pa sila ni Yahweh hanggang fourth generation. Sabi ni Jesus sa John 8:42, if my God, and my is parenthetic there, if my God were your father, you would love me. Because I have come to you from God. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, or much more clearly, kung talagang ang Diyos ko ang inyong Diyos, kung talagang ang ama ko ang inyong ama, inibig sana ninyo ako. Sapagkat sa Diyos ako nang galing. But you don't love me. So, ang God and Father ba natin ay magkaiba? John 9:4-5, sa pagpapatuloy ng kwento about this man who was blind from birth. The night is coming, sabi ni Jesus, and no one can work. But while I am here in the world, I am the light of the world. Again, pag sinabi ni Jesus na I am the light, may tinutukoy siya na hindi light, kundi darkness. Pag sinabi ni Jesus at I am the way, may tinutukoy siyang wrong way. Pag sinabi niya, I am the truth, meron siyang tinutukoy na false or falsehood. Pag sinabi niya, I am the Savior, ibig sabihin, yung pinaniniwalaan yung Savior, hindi yon. Pag sinabi niya, I am the good shepherd, meron siyang tinutukoy na bad shepherd or not a shepherd or a false shepherd. The sentences, the statements of Jesus were not given in a vacuum. Lagi siyang merong reaction to a prevailing and a prevalent thought. Okay, I understand his logic here, although I may not totally agree with this kind of thinking. In as much as a statement could be interpreted as such, na parang may opposing talaga siya na kumbaga pinatatamaan o pinagkukumparahan, but some statements could just stand on its own, Pastor Ed. So, ibig sabihin ba nun, pag sinabi niyang siya ay light of the world, eh merong darkness of the world? Yes, it's possible, pero posible rin kasi na it's just a statement that is a stand-alone statement, kumbaga, ano po? Like, if you say that you are the light of the world, you are just stating the fact, yes, there is darkness, but it's possible that it's not totally because of a presence of another person or another entity. It could be that the darkness is a result of just without light.
it doesn't necessarily mean that there are two entities fighting. Exactly. Kasi yung ganito po kasing thinking, it falls under the either-or fallacy. And dapat may bifurcation talaga. Dapat delineated. Kumbaga na it's black and white always. I may not agree with that kind of thinking though. Na kinokorrect niya. Ba't may pinadala si Jesus para lang ituloy ang mga nangyayari sa Israel o para ito baguhin? Bakit pa siya ipinadala? Nagbuwis pa siya ng kanyang buhay para lang ba susugan? Para lang ba i-emphasize at ituloy ang mga katuruan ng mga religious leaders noon? O para banggain yun at ibahin? Isinugo si Jesus bilang liwanag as answer to darkness. Isinugo si Jesus para ituwid ang liko, itama ang mali, liwanagan ang madilim. Merong object, may subject ang mga katuruan ni Jesus. Usually, it is a reaction to a false teaching that was prevalent and ruling over the lives of the people. Kaya pag sinabi niyang, I am the light, may the pa, the light. Ibig sabihin, meron diyang hindi light. Akala niyo lang light siya. Kumusta ba ang Israel bago dumating si Jesus? Amos 5.18, kahabag-habag kayo na naghihintay sa pagdating ng araw ni Yahweh. At ang araw ni Yahweh, don't mistake it for araw ni Jesus. Magkaiba yun. Kahabag-habag kayo na naghihintay sa pagdating ng araw ni Yahweh, yun ang magiging araw ng kadiliman, hindi ng kaliwanagan. So as you can see here, kita-kita agad yung contrast. Jesus comes as light, and Amos tells us that ang araw ni Yahweh is a darkness, kadiliman, hindi kaliwanagan. Zephaniah 1:14-15, malapit na ang araw ni Yahweh, yun ay araw ng poot, ligalig at dalamhati. Araw ng pagkasira at pagkawasak. Araw ng kadiliman at kalungkutan. Araw ng maitim at makapal na ulap. Then Jesus comes declaring peace, love, rest. Ibang iba. Okay. 2 Samuel 22:12, He, meaning Yahweh, surrounded himself with darkness. Psalm 97:1-2, Yahweh rules, darkness surrounds him. Kaya pag sinasabi ni Satan, I am the light of the world, this is in contrast to the object of his teaching, which is darkness. See the opposite. Elyon, God the Most High, is light. As Jesus is light. Matthew 4:16, ang mga taong nasa kadiliman, and parenthetically, this is mine, sino ang nasa kadiliman nino? Dapat itanong mo yan, kasi sabi ni Jesus, ang mga taong nasa kadiliman ay nakakakita ng maningning na ilaw. Nakakita sila sa wakas. At ito ay si Jesus, ilaw ni Jesus. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan, lilim nino, ay sumikat ang liwanag ni Jesus na sugo ni El Elyon. The contrast is very clear. John 1:4-5, meaning Jesus here, the Word gave life to everything that was created, and His life brought light to everyone. The light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it. So here's the thing, no? If we look at both light and darkness as two opposing forces, we may try to understand the word light as something that is good and darkness as bad or evil force. So, ang implication ba ng sinasabi dito ni Pastor Ed, si Yahweh ay ang darkness like the opposite of Jesus Christ being light? Kasi ang sinasabi rito, the phrasing was, ang mga araw ni Yahweh, ang sinabi niya, no? Hindi naman sinabi na si Yahweh mismo. Although, interestingly, Pastor Ed also mentioned that he, Yahweh I mean, surrounded himself with darkness. So what does that mean though? I'm quite confused about this kasi ang nasa isip ko, Yahweh, God is good. He is light. Kasi nga, di ba, si El Elyon, Elohim, the Most High God, sinasabi dito or ini-equate siya being light. And upon extension, kung ang Papa, ang Ama ay liwanag, ang kanyang anak ay liwanag din. Pero dito, para bang nafe-feel ko na it's either a different time, Yahweh, God, who is vengeful or has wrath, yung galit, compared with the time of El Elyon, which is light. So medyo confused pa po ako. And like what I said, this really sounds very technical for me. Who is darkness? Who is in the darkness? Kasi sabi, dumating si Jesus upang papagliwanagin ang kadiliman at ang mga nasa kadiliman ay mahahango sa dilim at hindi magagapi ng kadiliman ang liwanag ni Jesus. There is contention here. There is conflict. And we have to resolve it inside our minds.
para malaman natin kung saan tayo tatayo. John 8:12, Jesus spoke to the people once more and said, I am, not anyone else, not somebody else, I am the light of the world. If you follow me, not someone else, not darkness, you won't have to walk in darkness. Under whose darkness and dark shadow do they walk in? Because you will have the light that leads to life. If to life, then they are not in life. Simpleng-simpleng statement ito eh, pero pag hinimay-himay mo, maraming ibinubunyag. Sinasabi ni Jesus, ako ang liwanag para hanguin ang mga nasa dilim. Dapat itinatanong ng mga Israelites who were very religious at the time, you mean nasa dilim kami? Oo nga, kaya nga ako dumating eh. You mean? Yes. Kaya ako sinasabi sa inyo, I am the light of the world. Kaya sabi ko sa inyo, come to me all of you who are tired and heavy laden and I'll give you rest. Dapat tinatanong ng mga religious Israelites, you mean pagod kami? Bakit? Di ba kayo pagod? Hindi ba nakakapagod ang inyong religion? Kutakot-takot na bawal, kutakot-takot na batuhan, judgment, rejection. Sabi ni Jesus, come to me and I'll give you rest. My yoke is easy and my burden is light. Dapat tanong ng mga Israelites, you mean ang burden namin ngayon heavy? Kaya nga, kaya ko nga kayo bibigyan ng kapalit na burden, light and easy, restful and peaceful, because that's what you need. That's what you do not have in spite of or because of your religiosity. 2 Corinthians 4:6, sapagkat ang Diyos na nag-uutos sa magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman ay siya rin nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Kaninong mukha nahahayag ang liwanag ng Diyos? Kay Kristo. So bago dumating si Kristo, ano ang napapala nila? Di ba dilim? Kaya nga dumating para magpaliwanag. So nasa kadiliman ba mga Israelites? Alam natin yung sagot. Kaya dumating si Jesus as light. Ephesians 5:14, at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Gumising ka, ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa libingan. So dead sila. At liliwanagan ka ni Kristo. This is a statement on the spirituality, religiosity, and the life of the people under the law. Under Yahwism, under Pharisiness. 1 John 1:5, ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Remember, ang Diyos, ang tunay na Diyos ay liwanag, walang anumang kadiliman sa Kanya. Eh, paano kung may kadiliman? Paano kung madilim? Eh, di hindi Diyos. Hindi tunay na Diyos. Kasi ang tunay na Diyos ay liwanag at walang kadiliman sa Kanya. Balik sa kwento ng lalaking bulag mula pagkabata. John 9:6-11. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos ipinahid niya ito sa mata ng bulag, sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa imbakan ng tubig sa Siloam at maghilamos ka doon. Pumunta nga ang bulag, naghilamos doon at pagbalik ay nakakakita na. From darkness to light. Nakita niyo agad yung symbolism, kaya siya symbol. From darkness to light, from kabulagan, nakakakita na dahil hinipo siya ni Jesus na nagdadala ng liwanag. While this has a very physical and practical value, yung storya sa actual na buhay ng tao, may mas mataas sa kahulugan siya as symbol of higher truth. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa dahil bulag, hindi ba yan ang lalaking dating nakaupo at namamalimos? Sumagot ang ilan, yan nga. Sabi ng mga iba, hindi, kamukha lang. Kaya't nagsalita ang dating bulag, ako nga po yun. Paano kang nakakakita? Tanong nila. Sumagot siya, ang lalaking ganang tawag ni Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid niyo sa aking mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa Siloam at maghilamos. Pumunta nga ako at naghilamos at nakakakita na ako. John 9:12-14, nasan siya? Nasan yung lalaking yan na nagpagaling? Tanong nila sa kanya, hindi ko alam. Sagot niya. Nagsiyasat ang mga Pariseo tungkol sa pagpapagaling. You know, the Pharisees are the religious leaders, arbitrators between what's right and wrong, and also judges among the people.
dinala ng mga tao sa mga pariseo ang dating bulag. Maganda na sana eh, napagaling yung bulag since birth. Pero may problema. A religious issue. Araw ng pamamahinga, Sabbath, nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Bawal gumawa ng mga ganyang bagay sa Sabbath. Yan ang sinasabi ng law. Yan ang sinasabi ng kailang Yahwistic religion. Work on a Sabbath was prohibited by Yahwistic Jewish law. Exodus 20:8-11, lagi mong ilaan para sa akin, sabi ni Yahweh, ang araw ng pamamahinga. Ang ikapitong araw ay para kay Yahweh. Ito ay araw ng pamamahinga, which actually in reality is araw ng offerings. Some input lang po na gusto ko pong i-mention rito. No? Pastor Ed is continuing with the discussion about light and darkness nga. And the emphasis really is that Jesus Christ came here as light to the world. And really, this strengthens the belief, at least for my part, na Jesus was more like the revolutionary guy. He is a rebel, kumbaga, ano, dahil nga yung paniniwala, and as described by Pastor Ed na Yahwistic nga na paniniwala, I think the perspective here, yung quote-unquote Yahwistic, is yung old school na paniniwala ng mga pariseo, ng mga tao, about God, that He necessitates a lot of rules, a lot of laws. At least here, we can see na si Jesus ay parang rebelde talaga. Dahil yung kanyang mga ginagawa, kunwari for this example, no, siya ay nagpagaling sa araw ng pamamahinga, foul yan, kumbaga, sa paniniwala nga prior to Jesus Christ, dahil para sa kanila ito ay paglabag sa kautusan ng Diyos. And this is also very interesting because if you think about it, I think it was a video reaction that we gave about SDA. Isa sa mga debate po doon na na-mention is kung talagang strict yung pag-o-observe hanggang ngayon, or at least during the time of Jesus Christ, yung kanilang paniniwala sa araw ng pamamahinga na dapat wala kang gagawin, eh bakit si Jesus mismo is naglalakad, nag-evangelize at nagpapagaling ng mga tao sa araw mismo ng pamamahinga? So, other people may look at that as Jesus setting a different trend, setting a different, kumbaga, brand of rule or brand of law that should be followed. Yung kanya ng style, yung kanya ng pamamaraan, dahil nung dumating siya, binago niya na, no, pinakita niya na this is how you should do it. Hindi niya nasusundin yung mga lumang style, kumbaga. And I believe that is congruent sa sinasabi ni Pastor Ed dito na iba na talaga yung pamamaraan ni Jesus Christ when He was sent here by God. Kasi non-stop offerings ang nagaganap sa Sabbath. Walang katapusan pagpatay ng napakaraming hayop para ialay ang dugo at ialay ang burnt meat kay Yahweh. Offering na hindi gusto ni Jesus, kaya nung si Jesus ay pumunta sa templo on what we call Palm Sunday, sinalubong siya as King, sinalubong siya, Hosanna, Hosanna. Tapos pagpunta niya sa templo, ang ginawa niya, pinagtataob niya yung mga mesa doon, tinaboy niya yung mga nagtitinda ng mga hayop na pinapatay para ialay. In other words, this kind of thing was not a Jesus thing. Naggalit sa kanya ang mga tao. At yung templo, ano bang function nun? Doon ginagawa yung pagkatay ng walang katapusang dami ng hayop na kinakatay at sinusunog. At sabi ng mga disciples kay Jesus, sabi niya, ang ganda ng temple natin, symbol of our nation, symbol of our faith. Sabi ni Jesus, don't be impressed. A time will come when no stone on that temple will remain standing on top of another stone. Iguguho yan lahat. And sure enough, in AD 70, naguho ang templo na yan at mula doon ay hindi na nabuo. In other words, ayaw ni Jesus na gagaganap sa temple, ayaw niya na nangyayari doon. Pagkatapos ngayon, marami mga Christian, gusto nila buuin uli yung third temple. Ano na naman ang gagawin doon? Balik offering? Ulitan na naman ang mga offering na itinigil na nga ni Jesus? Exodus 31:14, papatayin ng sino mang hindi magpahalaga nito at ititiwalag ang sino mang magtrabaho sa araw na ito ng Sabbath. Imagine, papatayin ka pag nagtrabaho ka sa araw ng Sabbath. At sa Bible, maraming examples. Kahit yung isang batang lalaking namumulot ng panggatong, mga kahoy na tuyo para sunugin sa kanyang kalan, he was caught doing that on the Sabbath, he was killed. Ang daming batuhan. Batuhan na gamamatay. This was prevalent in the religion. But Jesus contends and reasons with religious teachers on doing good on the Sabbath. Siya lang ang nanindigan para ang tao ay bigyan ng pahinga from the Sabbath. Matthew 12:9-12, may isang lalaki roon na paralisado ang isang kamay. Naroon din ang ilang taong naghahanap ng pagkakataong maparatangan si Jesus. Tinanong nila si Jesus, naaayon ba sa kautusan or the letter of the law, the letter of Yahwism, Pharisiness, naaayon ba sa kautusan ang magpagaling ng may sakit kung araw ng pamamahinga?
Sumagot siya, "Kung kayo'y may tupang nahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi ba ninyo ito iaahon? Higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa. Kaya't naaayon sa kautusan or the spirit of the law, ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga." In so many words, Jesus said, yes, pag gagawin mo yung mabuti, nakakatulong, pwede mong gawin yan kahit Sabat. Pero technically, under Jewish law, hindi pwedeng gawin yun. Hindi nga pwede maghugas ng plato, hindi ka pwede magluto. Kaya dapat pag Sabat bukas, tutuin mo na ngayon lahat yung kakainin mo bukas at walang magtatrabaho, walang maglilinis dahil Sabat. So ang tanong sa kanya, Sabat ngayon, pagagalingin mo ba yan, yung paralitiko? Sabi ni Jesus, why not? Kung gagawa ka ng mabuti, sa ikabubuti, why not? Dapat pwede. I find it interesting that this discussion still is in line with what we had, you know, as a past video reaction po patungkol po sa kontradiksyon ng Biblia. Kasi dito nga, this is an attempt by Pastor Ed to really make things more clear. Ano po, he discussed about Jesus being the light, pero itong particular na sinabi niya, kakasabi niya lang na punto, is yung pag-distinguish nga po ng dalawang konsepto. Yung in-equate niya yung Yahwinism, yung sa stricto na batas ng Diyos, ang tawag nga doon, even actually sa legal na field, sa law school po, ang pagtuturo po sa amin yan, dalawang concept din nga po, very similar on what Pastor Ed was saying here. The letter of the law, aning literal na sinasabi ng mga letra, yung tawag po natin yung transliteration, at saka ano naman yung spirit of the law. So mahusay po na nasabi ni Pastor Ed para i-emphasize sa atin na as Jesus lived, as Jesus showed, na kinakailangan maging practical, magkaroon naman ng common sense, kinakailangan mong magets yung spirit of the law. At pinagalingan niya. At napakarami pang instances ni Jesus na pinagaling niya ang mga tao during the Sabbath. Pinakain niya yung kanyang mga alagad, pumipitas ng mga makakain during the Sabbath. Kaya siya na-criticize. So yung mga nagpipilit that Jesus came to fulfill the law, you've got to read that in another way. Because if you mean literal fulfillment of all the law, Jesus obviously did not do that. In fact, He broke a lot of those laws to set people free from the enslaving imprisonment to the law. Matthew 12:8, sabi niya, tungkol sa kanyang sarili, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga or the Sabbath. Jesus, the Son of God, is Lord over the Sabbath. He is Lord over Yahwistic and Jewish law. So ano talaga ang nagtutunggali dito? Jesusness above Yahwism or Phariseeness. At sabi niya, the Son of Man, I am the Lord of the Sabbath. At sinabi naman sa atin ibang scripture, in the name of Jesus, every knee will bow in heaven, on earth, and under the earth. Ibig sabihin, all religious personages will bow before Jesus. All religious regulations, all religious traditions will have to be subsumed to the power of Jesus. Philippians 2, 10-11, at the name of Jesus, every knee should bow in heaven, and on earth, and under the earth. Of course, this does not include the name of the Most High God, Elyon, because Elyon is the God and Father of Jesus. But all others, they're under the name of Jesus. Ang nakakalungkot lang, ang daming tao tinatawag ang sarili nila Christian, pero pag mamimili sila Moses or Jesus, pinipili si Moses. Pag mamimili sila law or grace, pinipili yung law. Pag pinapipili sila love or judgment, pinipili nila judgment. Samantalang, Jesus is Lord over all these things. And Jesus is love. Jesus is about love. And the message and only command of Jesus is to love. But many people refuse to love and even move forward to hate, to anger, pagka ang nakataya na ay yung law, yung Yahwistic teachings. Nalilito sila kung sino talaga ang Lord nila, kung si Jesus ba or someone else. Mark 2:27, sinabi rin ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. The beneficiary of the Sabbath must be yung tao, hindi yung Sabbath ang beneficiary sa paghihirap, pagtitiis ng tao. To simplify it even further, Yahwism says, Sabbath is for the worship and offerings to Yahweh. Jesusness says, Sabbath was made and is for the benefit of man. You can imagine that in the climate, in the religious climate of the times of Jesus in Jerusalem, this was a major issue. Malaking bagay, malaking tunggalian. Importante. Pero itong sinabi na ito ni Jesus tungkol sa Sabat at marami pang iba, tungkol sa treatment of women, tungkol sa mga dietary laws, ang dami pa, tectonic shift yan.
Dumating si Jesus hindi lang para magpakyut, hindi para maging icing sa cake ng Jewish law. Dumating si Jesus to destroy it and to set people free from it. And He gave only one command, and that is to love. Na 2,000 taon na ang history ng Christianity, hindi pa yata ito naiintindihan. Nalilito pa rin. At umiiral pa lang lagi yung law, yung anger, yung hatred, yung judgmentalism, self-righteousness, separatism, na hindi naman galing kay Jesus. Ituloy natin ang kwento. Ito po sa lalaking bulag na ngayon nakakakita na. John 9:15 to 16. Tinanong din siya, yung lalaking nakakakita na, ng mga parisayo, kung paano siya nakakita. Kaya't sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Ako'y naghilamos at ngayon nakakakita na ako. Ang sabi niya ilang parisayo, hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yan, sapagkat hindi niya ipinangingiling ang araw ng pamamahinga. This statement actually polarized very clearly the issues at hand. Tayo ang anak ng Diyos. Tayo'y nangingiling. Hindi siya nangingiling, therefore hindi siya anak ng Diyos. Or balik na rin nyo. Kung siya ang anak ng Diyos, tapos hindi siya nangingiling, ano ngayon tayo? Kanino tayong anak na mahilig mangiling? Napolarize yung issue. Luminaw yung dividing wall. Ang logic. Dahil tayong anak ng Diyos ay nagsasabat, ang hindi nagsasabat ay hindi anak ng Diyos. Or kung tayo ang anak ng Diyos, si Jesus ang hindi. Pero, kung si Jesus ang anak ng Diyos, edi tayo ang hindi. Kasi hindi pwedeng pareho tayo ang anak ng Diyos. Tapos naglalabanan tayo dito. Isa sa atin ang anak ng Diyos, isa hindi. In reverse, according to Jesus, godliness is in working and doing good on the Sabbath. Not on the technical, legal obedience to non-work. E di magkaiba, magkabaligtad. Dumali ang pamimili ng audience kung sino ang tunay na anak ng Diyos at kung sino ang tunay na ama na tunay na Diyos. Luke 6:6-11, sinabi ni Jesus sa mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, tatanungin ko kayo, alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay during the Sabbath? May swipe dito. Makiramdam tayo mga kapatid. Sino ba ang pumapatay during the Sabbath? Isang katerbang hayop ang pinapatay nila during the Sabbath. Kasi niya, ano bang mabuti? Gumawa ng mabuti o pumatay during the Sabbath? Kayo, patay kayo ng patay. Kawawa mga biktima niyo. Ang dami-dami mga hayop, ang dami-dami mga ano na sa sacrifice. Actually, dahil wala tayo doon sa panahon na yun, we are removed from time and place. Hindi na natin nararamdaman yung nuances ng conversation. Pero kung tagarong ka, alam mo agad tinutumbok ni Jesus na meron mga pumapatay during the Sabbath. Sabi, ano mas mabuti sa atin? Yung nagpapagaling, oh, ang dami pinapatay. Eh kayo naman, pag pumapatay ng mga hayop, di ba work din yan? Nakakapagod din yan. Ang dami yung kinakatay. So, anong reaksyon? Nagngit-ngit sa galit ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Siyempre, tinamaan sila eh. At pinag-usapan nila kung ano ang masamang maaari nilang gawin kay Jesus. Napaka-bakulay yung mga kwentong ito kung atin lang talaga pagbibigyan ng pansin. At huwag natin siyang basahin from the usual religious lenses na kinalakihan na natin at narinig na natin linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, dekada-dekada, pero wala namang talab. Kasi nga, may mga lenses eh. Dapat mo puntahan yung deep heart of the matter. By His actions, Jesus shows na iba ang Diyos niya sa Diyos natin, magkaibang ama niya at ama natin, if the Pharisees could be heard talking among themselves. Then Jesus drops the bomb. Ito ang pinakamalaking bomb ever dropped on the planet. At hindi ito sa Hiroshima o Nagasaki, sa Jerusalem. John 8:41-44, di ba pinag-uusapan kung sinong ama? Sabi ni Jesus sa mga relihiyosong kaharap niya, eh ganyan kayo, magagaliting kayo. You are imitating your real father. Your, huh? Not our. Then they replied, we aren't illegitimate children. God Himself is our true Father. Jesus told them, if my God were your Father, you would love me. Because I have come to you from God. He sent me.
Kung ang ama nyo ay ama ko rin, kung ang Diyos nyo ay Diyos ko rin, dapat mahal na mahal nyo ako kasi ako ipinadala ng ama. Why can't you understand what I'm saying? It's because you can't even hear me. For you are the children of your father, the devil. And you love to do the evil things he does. Si Jesus ang nagsabi niyan. Ang tunay niyong ama ay ang demonyo. Kaya kayo ganyan. Can you imagine hearing that? Baka nagdududa kayo, buksan niyo yung mga Biblia niyo, i-check niyo kung totoo yan. Kasi nandun. Sa patuloy ng kwento, John 9:16, ngunit sinabi naman ng iba, paano makakagawa ng ganito mga himala ang isang makasalanan? Tama. Paano nga naman? At hindi sila nagkaisa. Hati-hati ang mga opinion nila. Jesus says anyway that his message and mission would of necessity be divisive. Natural lang na mahahati ang mga tao sa opinion oras na magturo si Jesus. Kasi ang tinuturo niya ay kabaligtaran ng nangunguna at naghaharing kaisipan nung kanyang panahon. Matthew 10:34-36, sabi ni Jesus, huwag niyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. No. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang mga manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang magiging kaaway na isang tao ay kanya rin mismong mga kasambahay. Bakit? Pag-aawayin ba talaga ni Jesus sa mga tao? No. Yung mga tao ang mag-aaway-aaway kasi mamimili sila kung maniniwala sila kay Jesus o sa mga Pharisees. Okay. I believe Pastor Ed has really mentioned here something that is interesting about how Jesus came about and then ano yung uri ng pagbabago ang kanyang nadala. And in all of history, mga ka-U3s, in any kind of organization, yung leader po talaga niya should be a kind of standout. Kumbaga merong novelty. And this really makes it more attractive. Kaya yung mga rebelde, yung ideya na going against the system, kumbaga, talagang attractive po yan. And we can also categorize Jesus here as a social rebel. Hindi lang social, kundi also a religious rebel. Kaya nga, it brings me to the point, mga ka-U3, na if that is the case, would we think then that the salvation of those people following the Mosaic law or following Yahweh, kasi that was at least my impression based on the teaching here of Pastor Ed, Yahweh was before the coming of Jesus Christ. So, is there no salvation at all? Or can we just think that God, because of His grace, He would give salvation to those kahit na misinterpreted yung kanilang paniniwala, yung mga tao po na ito? Kasi they're really thinking that by strictly following the laws, eh, maliligtas sila. That was really their belief. So can we think that they still have salvation? Kasi yung harsh yung sinabi ni Jesus, they're children of the devil. They're not following the God that I believe in. Ano po? So sana po maliwanagan po tayo, especially those po na members po or nag-a-attend po sa Day by Day Jesus Ministries ni Pastor Ed Lapis. Jesus o priests nila, Elyon o Yahwism, mamimili sila kaya mag-aaway-aaway. Grace divides from the law. Love divides from judgment. Jesusness divides from Pharisiness, Mosesness, Yahwism. People only need to understand and choose their side. Kaya hindi pwedeng fence-sitter, hindi pwedeng neutral. Jesusness or Pharisiness? Kasi magkabaligtad. At yan ang malungkot na kalagayan ng maraming Christian churches today. Pinaghalo, salad na Jesusness and Pharisiness, law and grace, judgment and love. So, teka, ano pong papairali natin ngayon? Ano ngayon? Wednesday? Ah, MWF. Love. DTHS. Law. E paano pa pag Sunday? Ah, bahala na. Ganun na nangyayari. Kaya nalilito ang mga tao kung sila magiging mabuti o masama, judgmental o mapagpatawad. Nalilito. Kaya sabi ni Jesus, madi-divide kayo. Hindi ko kayo pag-divide din, pero kayo mismo magdi-divide among yourselves. Kasi magpipilian kayo eh. John 9:17-18. Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag. Balik na naman tayo sa bulag. Siya nga pala, bulag yung topic natin. Kaya tinanong nila muli ang dating bulag. At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Dahil pinagaling niya ang iyong mga mata. Isa siyang propeta. Sagot niya, kailangan pa bang i-memorize siya? Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag na ngayon nakakakita na. Kaya't ipinatawag nila kanyang mga magulang.
2 Corinthians 3:14 to 16. Bakit ba ayaw nila maniwala? Ay, ayaw na nga ang ebidensya. Ngunit naging matigas ang kanilang ulo, kaya't hanggang ngayon nananatili ang talukbong ngayon habang binabasa nila ang lumang tipan. Can you imagine this statement? Sabi ko doon, alam niyo kung ba't matigas ang ulo nila? Kung bakit bulag pa sila? Eh kasi ang binabasa nila ay lumang tipan, hindi ang bago. Nasa law pa sila, wala pa sila sa grace. Nasa Pharisee na sila, wala sila sa Jesusness. Nasa mga law sila, wala sila sa gospels. Nagpapatigas ng ulo ang pagbasa, ang pagsunod sa lumang tipan. Yan ang sabi ng 2 Corinthians 3:14 to 16. 2 Corinthians 3:14 to 16, maaalis lamang ang talukbong ngayon sa pakikipag-isa nila kay Kristo. Kailan daw maaalis yung talukbong na nakakapagpabulag, nakapagpatigas ng ulo? Sa pagbasa ng Gospels instead at pagsunod sa love and grace and Jesusness. May turning point ang bawat isang tao para matanggal yung talukbong. Dapat mag-shift ka to grace. Mag-shift ka to Jesus. Mag-shift ka sa love. Then, parang unti-unting magliliwanag ang lahat at maiintindihan mo ang mensahe ni Jesus. 2 Corinthians 3:14 to 16, hanggang ngayon, may talukbong pa ang kanilang isip tuwing binabasa nila ang mga aklat ni Moises. Isipin nyo yan. Nakakapagpadilim ng judgment kung nakababad ang utak mo sa law. Nakakapagpadilim, nakakabulag ang pagbasa ng mga aklat ni Moses ng law. Yan ang sabi ng 2 Corinthians 3:14 to 16. Kung ayaw nyo, makipag-away kayo sa 2 Corinthians. Huwag sa akin, tagabasa lang ako dito. Yan ang linaw-linaw. At sa pagpapatuloy, 2 Corinthians 3:14 to 16, ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Gusto niyo talaga maunawaan si Jesus? Sa kanya kayo lumapit, sa kanya kayo maniwala, i-apply yung kanyang mga katuruan, at lalong lilinaw ang lahat. A one-half Christian is a one-whole nonsense. If you're one-half in Jesus, one-half in Moses, one-half under the law, and one-half under grace, it will be a very confusing universe. John 9:19 to 23, sa pagpapatuloy ng kwento, ipinatawag yung mga magulang ng taong dating bulag. Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya ipinanganak na bulag? Anong nangyari at nakakita na siya ngayon? Tanong nila. Patungo sa Jesusness, actually, yung issue, kasi ang lahat ng sagot doon ay si Jesus. Pero sumagot ang kanyang mga magulang, ayaw nilang sagutin yung tanong. Alam naming anak namin siya. Check. At alam din namin siya ipinanganak na bulag. Check. Ngunit hindi po namin alam kung ano ang nangyari at nakakakita na siya ngayon. At kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. Nasa hustong gulang na siya. At yan ang title natin. He is of legal age. Sa wakas, lumabas yung title. So I find it interesting yung sinabi po kanina dahil nga ang title, sabi niya nga, is ngayon pa lang lumabas yung of legal age na siya. I think in a way, because of fear, right? Kasi nga tinanong yung mga magulang, ng mga Pariseo, ng mga teachers of the law, kung anak nga nila yung bulag nga. And then they said, tanong nyo na lang sa kanya kasi of legal age na siya. So in a way, parang ano, iwas sa possible na repercussions ng kanilang maaaring sabihin. If the Pharisees don't want to hear that, at least iniiwas nila sa responsibilidad yung kanilang sarili. Tanongin nyo na yung anak namin na bulag dahil of legal age naman siya. Siya na po ang tanungin nyo. Nasa hustong gulang na siya, makakapagsalita na siya para sa kanyang sarili. Ayaw nilang bigyan ng credit si Jesus. Kasi alam nila, kontra ang mga Pharisees kay Jesus. Kahit sariling anak nila na ipinanganak ng bulag ang nakakakita na ngayon, ayaw pa rin nilang bigyan ng credit si Jesus dahil nga bulag sila. Dahil nga nakababad sila sa mga Pharisees, nabubuhay sila sa takot. At ipinaliwanag din naman ng gospel. Ganito ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil sa kanilang takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Sapagkat pinagkaisahan ng mga Hudyo na ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo ay ititiwalag sa sinagoga. Yeah, wisdom, Pharisees create fear. Joined together, fear. People are always afraid.
Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, siya'y nasa hustong gulang na. Siya ang tanong ninyo, he is of legal age. So parang simbolism. Yung taong yan, born blind, parang symbol ng Israel. Sabi ni Jesus, di ba? Hindi kasalanan ng mga magulang niya yan. Ipinangak siyang ganyan, bulag siya para ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Kasi ang taong yan ay symbol ng Israel na bulag, pero pwedeng makakita pag nagpahipo sa akin. Pwedeng ibumukas ang mata, pasukan ng liwanag pag nag-submit sa akin. So, Israel was born blind to the truth, to the Most High God Elyon, and to the light, Jesus. Kaya sabi ng John 1, 4-14, the Word gave life to everything that was created, and His life brought light to everyone. Of course, we know that the Word refers to Jesus. I like how Pastor Ed mentioned here that it symbolizes Israel. Although, I don't know if he talks about Israel as it is now. Dahil, alam niyo po yan mga ka-U3, ang Israel po ay under po sa Judaism. At kung alam niyo po ang history ng ating mga major religions, yung three major, ano po, lahat yan, nagko-converge po yan sa Jerusalem. Ang una, syempre, ang Judaism, and then Christianity, and then third, ang Islam. So, Judaism po, obviously, they look at Jesus not the same way as Christians do. Interestingly, they follow the Torah, right? Yung first five books din po ng Bible. So applying what we can learn here from Pastor Ed, so it really is a swipe to them too. Kasi nga sabi nga, ang blind man symbolizes Israel. The light shines in the darkness. Ayan na naman yung darkness at yung light. And the darkness can never extinguish it. He came into the very world He created, but the world did not recognize Him like the Israelites would not recognize Jesus. He came to His own people, and even they rejected Him. That's what they did to Jesus. But to all who believed Him, tulad ng bulag, and accepted Him, tulad ng bulag, He gave the right to become children of God, nakakakita at hindi bulag. So examine. Mag-self-examination tayo sandali. Tayong tumatawag sa mga sarili nating Christian, born again Christian, kung ano ang mga brand ng Christian. May full gospel, may half gospel, may one-fourth gospel. Merong ganito, merong ganyan, may baptized, may unbaptized, merong sprinkling, merong immersion, merong pouring, lahat na ng brand. Kilala na ba natin talaga si Jesus? Na-isolate na ba natin ang love from the law? Grace from judgment? Jesus from Moses? Jesusness from Yahwism? Naintindihan na ba natin? Para bang magulong buhok na, nasuklay na ba natin yan? Para ma-operationalize in our lives. Tama na ang pause, balik sa kwento. John 9:24, muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sa ngalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yan ay makasalanan. Siya o kami ang mali. The Pharisees knew that such a miracle could only come from God. But they refused to see Jesus as from God. They refused to see themselves as not from God because they could not do such a miracle and they would not, even if they could, dahil Sabbath. John 9:25, sumagot siya, hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi. Isang bagay lang po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon nakakakita na. Bakit niyo ba kinocomplicate ang kwento? For me who was blind, this is everything. I don't care about your doctrines. Seeing now is everything to me. Which seems to be nothing to you because you are so encumbered by the issue of legality of the work during the Sabbath. Don't you care at all na nakakakita na ako? Wala bang bagay sa inyo yan? Ang pinag-uusapin niyo kung paano siya uusigin dahil pinagaling niya ako sa araw ng Sabbath na ayaw niyong may gagawa. Kayo naman, walang ginagawa para sa akin. Yung tao may ginawa para sa akin. Bakit ngayon pilit niyo siyang minamasama? I am not and I cannot be a judge of man's spirituality, but I am a witness to and a believer in His power. Mabuti pa yung man was blind na lang. Yung Pharisees and their follower victims, blind pa rin. At marami, 2,000 years later, up to now, blind pa rin. Yung tao ang symbol of ancient Israelites and Jews na blind from birth, pero tumanggap ng kaliwanagan, may tumanggap, may hindi. Kaya to as many as received Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. Umalis tayo sa kwento at pumunta tayo sa buhay natin ngayon.
kayo ba, naniwala na talaga kay Jesus? Tinanggap niya na ba talaga? Dahil kung nangyari yon, yung kabulagan mo mawawala, yung kaparalitikuhan mo mawawala, yung tigas ng puso mawawala, yung mga pagod, hirap, takot mawawala, because Jesus came to heal and to give rest. Na, ani na ba natin ang dapat na bunga ng ating relihiyon? O relihiyon ng relihiyon, week after week, month after month, year after year, pero wala naman yung bunga. Sayang. John 9:26-27, ano ang ginawa niya sa inyo? Paano niya pinagaling ang iyong mata? Tanong nila. Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo, di ba? Tayo naman niyo akong paniwalaan. Bakit gusto niyo marinig muli? Nais ba ninyo maging alagad din niya? Nag-aalis sa kanya siyempre yung mga tao. Not us. Who me? Then you. Diba? Matthew 13:13-15, sabi ni Jesus, tumitingin sila ngunit hindi nakakakita. Nakikinig ngunit hindi naman nakakarinig ni nakakaunawa man. Natutupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaias na nagsabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa kailanman. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita kailanman. Sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakakita ang kanilang mga mata at nakarinig ang kanilang mga tainga. Nakaunawa na sana ang kanilang mga isip at nagbalik loob sila sa akin at pinagaling ko na sana sila. But as it is, this is not happening because people are blind, people are deaf, people are hard-headed because they insist on the law. They refuse the love of God through Jesus and they insist on the merits of following the law which no one could follow anyway. So they are bound to fail. They are bound to be tired. John 9:28-29, then they cursed him and said, ayan na, lumabas na ang yawisim nila. They cursed him and said, you are his disciple, but we are disciples of Moses. We know God spoke to Moses, but we don't even know where this man comes from. Who curses people and teaches them to curse? But mahilig mag-curse ng mga ito? Malakay 2:2, susumpain ko kayo at mga pagpapalang pinanggap nyo. Sa katunayan, sinumpa ko na mga yon sapagkat hindi nyo sinasa puso ang aking mga utos, sabi ni Yahweh. Puro utos, puro sumpa, puro parusa, puro takot, puro guilt, puro pahirap, puro pang-uusig, puro pagod. Yan ang napapala ng mga Israelites sa kanilang reliyon. But Jesus or the Most High God does not curse. Romans 12:14, bless and do not curse. Effect na yan ng Jesusness. John 9:30-34, sumagot ang lalaki, yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi nyo alam kung saan siya nang galing. Gayun may pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. This man who was blind at birth had high theology, higher than these experts. He understood the universal principles of godliness beyond the details of daily religiosity. Mula pa nang likhain ang mundo ay wala pa tayong nabalita ang nakakapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag, sabi niya. Sumagot sila, ipinanganak ang lubos sa makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan? At siya'y kanilang itiniwalag. Yan ang sagot ng mga Pharisees sa lahat ng nangangatwiran, lalo't ang katwiran ay labag sa kanilang mga law, tiwalagan blues. Sino dito ang narito ngayon kasi natiwalag kayo? Sabi kayo dyan, alam niyo marami dito refugees. Di ba yung... Naku, pagod na po kami doon, dito naman kayo. May pagod din dito, baka akala nyo, puro holiday. Naku, puro po, sikel, sakal. Ah, okay, maluwag tayo dito kasi hindi naman tayo Diyos. We don't judge people. Pastor, ano pong gagawin nyo doon sa babaeng ganito? Ganun? Ay, bahalaan Diyos sa kanya, hindi ako Diyos. Huwag mo sa akin ibigay ang kaso, hindi ako judge. Basta relax here, hear the words, apply it in your life. Wala magpupulis sa inyo, magbabantay at magsasakdal at magjudge. Kung nagpe-fail kayong sundin, it's a business between you and God. Uy, ayaw ma-judge. Eh, ganun naman talaga si Jesus. Yun talagang dapat ating sundin. Rest dapat. Hindi yung
Doon sa pinto ng church, ang daming maskara. Pag darating ka, kukunin yung maskara mo. Isuot na natin, magpapanggap na ulit tayo, nasa church na tayo. Kailangan natin dito mag-pretend. Walang ganun. Because no one will judge you. It's between you and God. Our work is to declare the words of Jesus. What you do with it is your business. Dapat personal. So this is Pharisees at work happening in the story, judging others at nagtiwalag. In reverse, Jesusness accepts people. So dapat yung church, safe place. This church is your safe place. Yung kailangan magpanggap. Pero siyempre, kailangan naman may manners ka. Alangan naman parang kang kabayong darating dito, natapakan na kami lahat. Hindi naman ibig sabihin ang tatanggapin ka. Kahit naman kabayo, nagbe-behave, di ba? Lalo pag nasa public. Romans 15:7, kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ng Diyos. Which is not happening in the churches. Walang tanggapan, tiwalaga na nagaganap. John 9:35-39, napakahaba ng kwentong ito. Kanina-kanina pa tayo. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga pariseo. Sabi ni Jesus, congratulations! Dapat pong itinitiwalag ng mga Pharisees mo, congratulations! Kaya't nang matagpuan niya ito ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? A reference of Jesus to himself. Sumagot ang lalaki, sino po ba siya Ginoo? Sabihin niyo sa akin upang ako'y sumampalataya sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon. Wika ni Jesus. Can you imagine? I mean, the Son of God revealing himself to you face to face? Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki. At sinamban niya si Jesus. Buti na lang natiwalag. Kasi kung hindi, nandun pa rin siya. Paano siya sasamba kay Jesus? Sinabi ni Jesus, napalito ako sa mundong ito upang humatol on what is truthful and what is false. Parenthetic statement mine. At nang sa gayon makakita ang mga bulag, at mabulag naman ang mga nakakakita. Not moral or eternal judgment, but light for self-examination. Yan ang ibig sabihin ng judgment ni Jesus. Because Jesus was not sent to judge, but to save people from judgment. John 3:17, usong-usong sa atin yung John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but will have eternal life. And then people stop there and don't proceed to 17. 17 is equally important. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Jesus does not even judge. Jesus saves from judgment. Understand that. Hindi yung pag may ginagawang mali ang mga tao, ayan na si Jesus, panakot. Pag wala si Jesus, ayan na ang pastor. Yung mga magulang niya, pag may malikot na bata, ayan na si pastor. Panakot. Ganun din ang ginagawa nila, ayan na ang Diyos. Yung bawal sumaya, dadating na ang Diyos. Kailangan, behave ka. Hindi naman ganun si Jesus eh. John 9:40-41, narinig ito ng ilang pariseong naroon at sa kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag din kami? Sumagot si Jesus, kung kayo nga'y bulag, hindi sana kayo hahatulang may sala kasi bulag kayo. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, nananatili kayong may sala, nagiging answerable tuloy kayo because you pretend to know. Buti patanggapin niyo lang, hindi niyo alam, hindi niyo kilala. Tulad ng lalaking ito, sabi niya, sino po ba siya at nang masamba? Inamin niya na hindi niya alam. Kung talagang bulag, hindi hahatulan. Yung nakakakita raw pero ayaw pa rin tumanggap ng liwanag, ang hahatulan. I find this very fascinating na kumbaga the other person who was healed was physically, actually blind. And spiritually, he was also blind. Hindi niya nga kilala, di ba? Na ang kausap niya is already the Son of Man. Pero on the other hand, we have here the Pharisees, the teachers of the law, na kung saan hindi naman sila physically bulag, pero they were spiritually blind. I find the juxtaposition very interesting there. And also, if we come to think about it, Jesus being the rebel that he is, siya ay nagdadala ng freedom. At least yun po yung nagigets natin. And you have to understand, mga kayuthi, sa past po ng mga video reactions natin kay Pastor Ed, we actually have noticed, ano po, na he tends to gravitate towards the idea of Christ-likeness, Jesus-likeness, mga kayuthi. So, and like what I mentioned, it really brings freedom. Hindi dapat tayo matakot. We should not be judgmental. Natawa din po ako nung sinabi niya na ginagawang panakot si Jesus or ang Diyos o sa physical na manifestation ng pananakot sa simbahan yung mga pastor. I find that very hilarious.
Karami nating binasa at nag-excursion kung saan sa ang subtopics, but they are all interrelated. Kaya nga ang title natin, of legal age na siya, tayo, of legal age ba tayo? Dumating na ba tayo sa punto ng buhay natin na pwede tayong magpasya para sa ating sarili? Ito, sabi ng mga magulang, of legal age na siya, bahala siya. Meron ba sa ating ngayon hanggang ngayon, hindi tayong makapamuhay in our faith dahil kinokontrol tayo ng magulang, ng lola, ng lolo, ng auntie, ng kung sino man, o ng mga Pharisees, sa mga religious leaders, hindi ka makapagsalita dahil natatakot ka sa Pharisees, hindi mo maituro sa Jesus dahil natatakot ka sa mga makamoses. Are you of legal age? Are you taking control of your life? Are you acting responsibly so that you could open your eyes and ears to the truth? Oras ng makakita, makarinig, at magpatiwalag from Pharisiness to Jesusness. Dahil yun ang paraan para lumaya. Don't be blind to the works of Jesus. Don't be deaf to the teachings of Jesus. Dahil ang umaalingaw sa tenga natin, yung mga teachings ni Moses, teachings na kung sino-sino pa. Jesus is God's messenger. And that God is El Elyon. Know that. Understand that. Sa kabila ng mga dekadekadang relihiyon, baka ngayon lang narinig ng iba sa atin yan. Pag-aralan, bumawi, dahil marami tayong dapat na catching up to do in knowing our Lord, our Savior Jesus Christ, and His Father, the Most High God, El Elyon. Okay, so dyan po tayo nagtatapos mga ka-youthies sa ating another na naman po na Pastor Ed Lape's reaction video. And like what I mentioned, this is not the first time that we did this. We actually already had, I think like 5 or 6 na po na videos po ni Pastor Ed of Day by Day Jesus Ministries. And what can you say about that? That was quite long and I agree, medyo hindi ko kasi nag-gets pa bakit yung title of legal age. Pero I think actually the focus really was about light and darkness. That Jesus was the light and prior to that there was darkness. And then he also made mention about the Pharisee-ness, the Moses-ness, and Yahwism. Ayun po yung mga terms na sinabi niya. And going back to the main point that at least in my description of how Jesus was, he was a rebel, both a spiritual and social rebel during that time. Kasi galit na galit talaga yung mga Pharisee, yung mga teachers of the law. And in a way, I do understand his main point of introducing Jesus Christ because what they did prior to that was really not actually medyo harsh pa nga yung word. They're followers of the devil according to Jesus Christ. Kaya makikita mo rin yung honesty ni Jesus Christ. And we did mention that in our past video reaction. Sabi ko nga po, na-mention ko pong isang study na ang tao na would be very frank and very brutal, you know, in saying what it is more honest po sila. Actually, yung mga gumagamit ng mga offensive words, ang iba yung mga nagmumura. But anyway, going back lang po, I could not really mention all of those inputs na mention ko within the video dahil I was watching that in real time. Pero yung gusto ko lang po i-emphasize, syempre, yung mga nuggets ng wisdom na mention ni Pastor Ed, especially on the brand of theology the blind man has compared with just the regular religiosity. Ano po? And also, he mentioned about the letter of the law and the spirit of the law. And a lot more, actually. I think na very packed itong preaching ni Pastor Ed. Nuggets ko na yung sabi nila na controversy dito dahil he mentioned that Yahweh surrounded himself with darkness. Although, if you notice, ang phrasing naman kasi, and I had the notes here, na ang araw ni Yahweh, yung madilim. Pero hindi ko naman na-interpret na ang sinabi ni Pastor Ed is si Yahweh mismo is yung darkness. Hindi naman ganun so far, at least inaintindihan natin doon. And like what I mentioned, you know, sometimes darkness is just darkness because walang presence ng photons, walang present ng light. Well, interestingly, Pastor Ed Lapis mentioned na dahil si Jesus ay light, parang sinasabi niya, or at least by implication, na dapat meron ding equal na entity na nagdadala ng darkness sa world. And like what I mentioned, it's just possible na pwede magkaroon ng light, pero hindi necessarily na doon tayo titingin sa equivalent na force na nagbibigay ng light or darkness. Doon lang tayo titingin sa point na merong kadiliman dahil walang liwanag. Pero it doesn't always mean na entity talaga, na dalawang entity nagpo-provide ng dalawang yun. Sabi ko nga, ng kadiliman was brought about by the misinterpretation
portion of the people following the law, sticking to the letters of the law. But it doesn't mean na yung kanilang pinaniniwalaan ay devil na agad. So ano pong masasabi nyo sa preaching na ito? And a lot of people from the evangelical, some of them may be saying na parang ibang klaseng theology na pinakita dito ni Pastor Ed. I do get that. So may kaunting discussion po ito. And for me, honestly, I like these kinds of things. Why? Because whether or not we may agree with the nuances of each person's theology, ang importante dito is we're talking about something that is about spirituality, about our religion, about why we believe what we believe. So swak po lagi yan. You know, the both sides of the coin, we try to present that, we try to watch that and give insights, and we open the discussion sa comment section natin, mga ka-U3, dahil yan po talaga ang goal ng Usap-Usap University, sa mga taong nagsusuri, sa mga taong mas makilala pa ang Diyos, sa mga taong naghahanap ng dapat na kaaniban na reliyon. That's the purpose of this channel, mga ka-U3. At salamat po sa mga ating 137,000 subscribers po na lagi pong nakaabang, na lagi pong nakasubaybay. And of course, if you like these kinds of contents, mga ka-U3, you know what to do. You can click subscribe here kung kayo'y baguhan, kung kayo ay hindi pa subscriber. You can watch this video here if you don't like this video, or you can also watch the playlist here. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!